cuties! So, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung room ko before. So, ito na siya, yung room ko before. May malaking window dyan sa harapan. And ito is double deck po yung kama ko dyan. So, dati kasi magkasama kami ng father ko dito sa room. And kung nakikita ninyo na sobrang gulo nung kwarto ko kasi ano po, maglilipat kami ng bahay and nag-iimpakay ako ng gamit dyan. Ayan, i-ready ko na po yung dapat kong i-ready. In-impake ko na yung dapat kong impake. So, yung mga gamit dyan, hindi po lahat sa akin. So, gamit ng papa ko yung karamihan dyan. So, kakaunti lang yung sa akin dyan. As in, yung mismong itong laman lang ng cabinet na yan, yung akin. So finally mga ka-cuties, nandito na tayo sa ating new room. So papakita ko siya sa inyo and ayan po siya, as in hindi ko pa talaga siya naayos kasi kakalipat lang namin. So gabi po kami naglipat and ito yung lahat ng gamit ko. As in yan lang po yung gamit ko, 'di ba? Yan lang po talaga. So hindi pa kasi nalalagay yung kama, so bukas pa ata ilalagay. Kaya ayan, diyan muna ako sa sahig matutulog. A few moments later. Ayun na nga po, dahil gabi na, kailangan ko lang ayusin yung aking mahihigaan. And inayos ko na siya dyan. So, dyan muna ako matutulog sa may sahig. The next day. Good morning mga ka-cuties. So, it's time for cleaning na po. So, ayan, i-clean na natin yung ating room. Kasi, nailagay na po nila yung ating kama. So, hindi ko alam kung ano yung size ng kama na yan. Kung single ba yan or double. So, basta kasya ako sa kama na yan. Kasi, maliit lang naman po ako. Ayan yan. So, maglilinis na ako and i-arrange ko na yung dapat kong i-arrange sa room ko. 2,000 years later. Finally mga ka-cuties, after ilang months, i-update ko na sa inyo yung ating room. So for today, ito na po ang ating bagong room. Tada! So, ayan. Kung nakikita nyo, is kulay pink lahat. And itong, nasa mahihigaan ko, yung kurtina po yan, dyan ko lang nilagay para matakpan yung mga gamit sa ilalim. And itong mga stuffed toy ko, sorry kung medyo magulo yung stuffed toy natin. Ayan, hindi pa kasi talaga totally naaayos. Wala pa kasi ako mga lalagyan. And, ayan, dito ko dapat siya ilalagay. Kaso, wala pa nga tayong lalagyan yun. Ayan nga, dahil wala pa akong table, ang ginamit ko muna is yung chair. So, pinatong ko dyan yung DIY mirror ko, yung laptop, and dun sa side is yung aking printer. So, nandyan muna sila. Ayan po yung laptop ko na ginif sa akin. So, binalutan ko lang siya ng sticker. O, diba? Ang cute. And dito ko naman nilagay sa side yung aking cabinet. So, nilagay ko dyan yung mga abubot ko kasi wala pang akong table. Pati yung paninda ko, masama-sama na doon. O, diba? Ang bilis natin. And dito naman yung mga collection ko ng aking shoes. So, ayan. Lahat gift lang sa akin yan. And ito yung ating mga paninda sa live selling. O, diba? Ito na po yung ating video. See you sa ating next update. Bye! Many months later. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Isang maulan umaga na naman. Alam ko maulan din dyan. Dumating yung parcel ko kanina, so hindi ko na siya na-unbox na videohan kasi sobrang excited ko. Ikabit siya sa pinto ko. Kaya binuksan ko na siya, tinanggal ko na sa plastic. So, yan narinig niyo kung para saan yan, di ba? Ito po siya and ito. So, ang tawag dito sa isang to is self-adhesive door bottom ceiling tape insect-proof windproof. So, ito siya. Ayan. Rubberized yun dito niya. And dito matigas po. Ito yung kinakabit sa ilalim ng pinto. Ayan. Meron naman siyang manual. Ayan. And 100cm po yung size nito. Ayan. May steps din siya kung paano niyo siya ilalagay. And itong isa, itong isa naman is door window sound
door window soundproof seal strip self-adhesive. So, ito. Ayan siya. Ito nakahati ito sa gitna, ah. Kaya, pwede mo siyang paggamitan ng sobrang dami. Ayan siya. Color white yung pinili ko kasi kulay white yung door ko. Ayan. Ito is 45 pesos. Ayan. 45 pesos to. Itong white. And itong isa is 59 pesos. Ano na siya? 6 meter na tong binili ko para mahaba-haba. Kung may pwede pa akong paggamitan, may lalagyan ko pa. So, ito siyang dalawang siya. Dalawang siya. Ito yung dalawang yon, lagi ko siya sa pinturo ko. So, ang kinaganda nito, yung itong sa, yung isa, soundproof na siya. So, nakakatulong to mabuhasan yung ingay dito sa loob. Kasi minsan nagla-live ako, nagde-tiktok, sa sound trip, nag-video. Ayan, nagla-live selling din ako. So, medyo maingay dito sa loob, nadidinig sa labas. Kaya, bumili din ako ng ganito. Ayan, hindi siya totally soundproof na talaga mawawala yung sound pag nadinig sa labas. Nakakabawas lang siya ng ingay dito sa loob pag sa labas na, pag pakinggan mo na sa labas. So, ayan. Kaya, napabili din ako nito kasi medyo open na open kasi yung gilid niya. May mga uwang sa gilid. So, ayan. Sa mga gustong bumili nito, available to sa Shopee. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box. So, ayan. Simulan na natin. Ilagay siya sa pinto. And, bibidyohan ko siya. Siyempre, isi-set up ko lang yung camera. Ayan, ilalagay na po natin siya. Tatanggalin ko lang yung pinaka-plastic ng adhesive niya. And, nasukatan ko na rin siya. Nakat ko na rin siya. And, simulan na natin siya ilagay. Ayan, yung ilalagay naman natin yung sa strips dun sa pinaka sides ng door ko siya ilalagay. So, ayan siya. Dinikit ko na siya, rasukatan ko na rin and nagupit ko na rin siya sa size ng door ko. Lahat po talaga nilagyan ko yung lahat ng sides, yung top, yung left and right sides ng door. And finally, ito na po siya. Ilagay ko na siya sa sides ng door. Oh, as you can see naman, diba? Hindi na siya pag mahangin yung biglang mag-slam yung door mo. Hindi na masyadong malakas yun. So, medyo soundproof na rin siya. Hindi na masyadong dinig sa labas. So, ayun. Ayan, see you sa next update lang. Bye, thank you.